Nagulan na lang po ako at bigla na lang naubos yung laman ng e-wallet ko. Bayad po ng tuition fee ng mga anak ko po yun. Ayon sa investigasyon, nag-post ang biktima sa social media ng screenshots ng kanyang e-wallet app at iba pang dokumento isang araw bago maglaho ang kanyang pera. Meron din daw itong nakachat na nanghingi ng kanyang MPIN. Ayon sa mga otoridad, maaaring nagamit ito ng salarin upang ma-transfer o ma-withdraw ang kanyang pera mula sa nasabing app. Ay, grabe naman yung nangyari kay ate. Kawawa naman. Okay. Back to school duties. What? Napublic lang yung group namin? Oh my God! Hi anak, musta first day mo? Ma, pinapapost ng advisor namin yung address natin. Tapos yung buong pangalan and contact numbers nyo. Tapos nakapublic yung group namin. Oh, alam na, Des. Anong bilin ko sa'yo? Na huwag mag-share ng personal information online. Lalo na sa public post, pages, or groups. Very good! Back to work na ako, ha? Go back to class. Sige, ma. Bro, sagutan mo na yung tinag ko sa'yo. Masaya yun! Tagbo na rin si Naton. Oo nga. Ang weak mo naman. Ikaw na lang yung hindi pa sumasagot sa atin, no? Viral na nga si Ivy, eh. Bro, delikado yung mga ganun. Pwede magamit sa identity theft or yung paghulan ng mga passwords nyo. O kung ano-ano mga data privacy concerns. Masyadong personal yung info na hinihingi. Basta bro, ekis yung mga ganyan. Okay, sige. Delete. So, thanks bro, ha. Basta mamaya, ako ba tayo? Okay, later. Hindi ah. Ngayon ko nga lang din nakachat yun eh. Nagulat ako. Biglang nagtatanong ng school at address natin eh. Oh, sino yung pinag-uusapan nyo? Di rin namin kakilala ma. Biglaan na lang yung chat-chat. Kala namin, tandamin eh. Nako, huwag na huwag yung chat-chat yung mga personal info nyo at saka ng family nyo ah. Ingat sa mga kausap yung di nakikita. Yes po, tita. Maalala ko nga pala, Alan. Yung mami mo, nasa Baguio ngayon? Opo. Pero pauwi na rin po yun. Parating na rin po siguro. Matagal ko nang gustong kausapin yung mami mo. Sabihan mo, wag post ng post kung nasan siya ng real time. Nakapublic pa naman yung profile niya. Nalalaman ng mga masasamang loob na wala kayong kasama dyan sa bahay niyo. Eh, tita, hindi naman po nila alam yung bahay namin eh. Nako, anong hindi? Anak, i-load mo yung page ng tita mo. Ito, pati ID ng kapatid mo pinost pa. Eh, nandyan yung address nyo, di ba? Delikado yan para sa inyong magkakapatid. Sakto po, kadarat. Hey, mama. Usapin ka po, Tita Leia. Maring Leia, kamusta? Mari, i-delete mo yung mga post mo ng ID ni Bunso. Saka yung mga may nakasulat kung saan kayo nakatira, saka kung saan siya pumapasok. Delikado kaya yun. Baka mamaya magamit pa yung mga info ni Bunso sa mga kung ano-anong data privacy concerns. Ah, ganun ba? Online friends ko lang naman ang makakakita. Naku, Mari, hindi. Eh, nakapublic nga yung profile mo eh. Kahit sino, nakikita yung mga post mo. Saka ingat na lang tayo lagi, Mars. Kahit akala nating friend natin, hindi mo masasabi. Oh, kita yung mga buong
address niyo. Oo nga. Sige, ididilit ko na agad. Salamat, Mars! Tapos na ba kayo, ma? Lalaro kami. Isang magandang hapon po sa lahat. Maligayang pagdalo sa PSSD webinar ng National Privacy Commission tungkol sa Control, Alt, Defend, Understanding and Conquering Cybersecurity Threats. Bago tayo magsimula, narito ang ilang mga paalala. Today's conference will be recorded for reference. Information such as your name, profile photo, text, audio and video data will be collected and processed. The sharing of meeting link to uninvited participants is prohibited. Ensure that your microphones are muted by default except when you will be speaking. For identity verification, cameras should be turned on. If you wish to speak, start by announcing your name and your organization. Limit the sharing of screen unless you are requested to present. If you have questions, please send them by message or during the open forum. Do not deviate from the agenda. Only speak when asked and try to solve technical problems on your own first. Do not share links, videos, and any personal data from this conference. For queries and concerns, reach us through the email address provided. Today's conference will be your... Inaanyayahan po namin ni lahat na sumabay sa pag-awit ng Lupang Hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat. Ikinagagalak ng National Privacy Commission o NPC ang inyong pagdalo dito sa Control, Alt, Defend, Understanding and Conquering Cybersecurity Threats webinar. Ito ay isang initiative sa ilalim na advocacy campaign ng NPC na Privacy, Safety, Security and Trust Online or PSST Online. Nagalayon itong itaas ang kaalaman at kamalayan ng mga Pilipino, particular na ang mga IT and privacy professionals tungkol sa kanilang data privacy rights and responsibilities. Ang webinar na ito ay nagalayong magbigay ng sapat na kaalaman sa ating data subjects kung ano ang practical na hakbang upang maprotektahan ang ating mga sarili laban sa cybercrime at itaas ang kamalayan ng mga individual pagdating sa cybersecurity. Ngayong hapon, makakasama natin ang mga cybersecurity and data privacy experts para talakayin ang vision ng NPC sa pagtaguyod ng cybersecurity at data privacy practices sa Pilipinas, ang privacy by design at ang ugnayan nito sa pagproseso ng personal data sa cybersecurity, at ang mga programa na ini-implement ng DICT na naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko pagdating sa cybersecurity. Magkakaroon din mamaya ng open forum
kung saan sasagutin ng ating mga resource speakers ang inyong mga katanungan. Mapapanood din ang webinar na ito sa official Facebook page at YouTube channel ng NPC. Ngayong hapon, una nating mapapakinggan ang papel ng National Privacy Commission sa cybersecurity at paano sinusuportahan ng komisyon ang mga individual at organisasyon para masiguro ang kanilang data privacy sa pagpoproseso ng kanilang personal na datos. Para talakayin ito, nandito si Engineer Jansen Esguerra. Engineer Esguerra is a privacy technologist and currently serves in the Philippine government as an information technology officer in the Data Security and Technology Standards Division in the National Privacy Commission, with the mandate of upholding the rights of privacy and protecting the personal information of Philippine citizenry. In NPC, core of his work include the development of ISO or IEC standards in identity management and privacy technologies through the Bureau of Philippine Standards as co-editor of work projects that can potentially emerge as international ISO standards. Para talakayin ang inside NPC, NPC's role in ensuring cybersecurity and upholding data privacy, narito si Engineer Jansen. Hello, magandang hapon. Rinig ba ako? Yes po. Sige, sige. Permission to share my slides po. Yeah. So yan, magandang hapon. So ang topic natin today ay inside NPC, kung ano ang NPC's role in ensuring cybersecurity and upholding data privacy. So ngayon, October, ang petsa ngayon ay October 3. So sinasabi, usually karaniwan ay sineselebrate natin ang Cybersecurity Awareness Month. So ito yung month na ano na sa US or sa iba't ibang bansa nagko-conduct ng iba't ibang webinars katulad nito para ma-spread yung kamalayan about cybersecurity, no. So sinasabi ito, Cybersecurity Awareness Month is October. So 'di ba dapat halos araw-araw dapat secure tayo. So kailangan, hindi lang dapat sa October tayo nag-iisip na cybersecurity. So since ang paggamit natin sa ating digital life ay pang-araw-araw, dapat cybersecurity is top of mind palagi. So topic natin today, of course, basics lang. So kung anong role ng National Privacy Commission sa pag-uphold ng cybersecurity at data privacy. Ano yung pinaka-focus natin, which is the cyberspace or the internet. And of course, mga ilang paalala, especially sa ating mga estudyante or sa mga kids, or of course, it can also apply sa atin. Ang brief background ng Cybersecurity Awareness Month, so sa ating celebration ng also PSAST today, so trivia lang. So since 2003, sineselebrate ito. So ano na pala? So kung 2023 na ngayon, so minus 20 or plus 20, nasa 20 years na pala sineselebrate ang CSAM or ang Cybersecurity Awareness Month. So this effort was brought to life by the US Department of Homeland Security. So of course, ito yung may pinaka-government agency sa Amerika na may mandate about security, security in general, including cybersecurity. So CSAM was created to ensure that every individual stays safe and secure online, which is also the goal of our PSST. So basics, ano ang cyberspace? Ang cyberspace ay anything that has to do with the internet. So gamit natin ang internet sa iba't ibang bagay. So gamit natin siya sa mga assignment natin, sa pakikipag-usap sa ating pamilya, sa kaibigan,
Gamit din natin ito sa mga leisure activities such as watching TV series, movies, and of course, sa mga makabuluhang bagay tulad ng banking, online shopping, and iba pa. So, yung cyberspace, ang cybersecurity, ang goal nun is to secure the cyberspace. No? Kaya nga cyber, ibig sabihin online. So kung offline yan, manual or nasa physical aspect yan, and you protect that information, mapa-analog yan, pen and paper, information sa inyong lamesa, information security yan. Yun nga, pag naging digital form siya, through ICT, through IT, in online yan, in-upload sa internet, your information, and you protect that information and the necessary infrastructure that comes with it, and you call that cybersecurity. So the data privacy is concerned naman, regardless of its form, mapa-analog or digital, basta may personal information yan, listed yan sa batas, that concerns data privacy if you protect that information. So, again, recap, information security, protection of confidentiality, integrity, and availability ng information. Then, ang cybersecurity, protection of confidentiality, integrity, and availability of information in the cyberspace. Pero kapag data privacy naman, deals with the protection of confidentiality, integrity, and availability of personal information, mapa cyberspace man o sa ating physical world. Yan. So, sinong may kilala dito kay Larry Page? So, si Larry Page, isa siya sa mga unang mga founding members ng Google, which is one of the biggest tech companies. So, ang sabi niya, for me, privacy and security are really important. We think about it in terms of both. You cannot have privacy without security. So, sa madaling sabi, ang security ay is an enabler para ma-reach yung goals ng privacy. For example, para magkaroon ka ng privacy sa inyong bahay, siyempre lalagyan mo yan ng matibay na gate. Pwedeng taasan mo yung gate na yan, taasan mo yung bakod nyo. Pwede kang mamili ng materials na napakatibay para secure, no? Pero pwedeng security without privacy. Let's say, ang pinili mong pintuan ay kita yung, let's say, yung windows nyo or yung grills ng windows nyo sa bahay, kita kayong lahat na nasa loob. So that analogy is security without privacy. Pero kapag nag-apply ka ng privacy controls, example, naglagay ka ng blinds sa inyong bintana, on top doon sa grills na linagay nyo sa windows, ayun ay privacy with security. So I hope that's clear. And bakit natin kailangan protektahan ng cyberspace? Siyempre, bukod sa ating privacy, security, safety, and trust online, and ating team ngayon ay control, alt, and defend, of course, kung ano nangyayari sa atin sa physical world, it can also happen in the cyberspace. Kung nananakawan tayo or naku-hold up tayo sa physical world, pwede rin tayong manakawan online. So stealing can also happen on the internet. Diba sa mga online wallets natin, diba, kung sa physical world nalalaglagan tayo or may nagnanakaw, pwede sa online wallets natin, pwede din tayong manakawan if hindi natin pinoprotektahan ang ating mga online wallets, such as paglagay ng mga pins, hindi tayo magpapautos sa mga humihingi ng mga ating mga pins or access codes. So just like you have to look both ways kapag tumatawid kayo sa daan, sa mga kanto, you have to be careful when using the internet kasi yan ang ating digital, yan yung parallel component ng ating physical world. So yung nandito, kasama natin ang ating DICT. So mamaya nandyan si Engineer George Tarjo ng ang Cybersecurity Bureau.
to kasama, of course, the NPC, we share the same mandate of protecting Filipinos sa dangers ng internet. Of course, we iba't iba yung approach, of course, sa basics. Of course, ang unang-una natin kailangan tandaan kung ano yung itsura ng mga scams or mga threat na lumilitaw sa atin sa day-to-day nating paggamit ng cyberspace para maprotektahan natin yung sarili natin. Of course, katulad sa physical world, often we realize na yung actions natin might hurt us, pero yung kailangan pag alam natin yung mga dapat or hindi natin dapat gawin, it can also create a ripple effect para mas we can enjoy a safe and secure cyberspace for all. So next is we have the Data Privacy Act of 2012 ay ang batas na ano na pinapatupad ng inyong National Privacy Commission. So sa Section 20 at 21 nakapaloob na ang mga kumpanya or mga organization ay may responsibilidad na magpatupad ng iba't ibang uri ng protection para ma-secure yung ating personal information. So bukod sa ating tinuturo na sa level nating mga individual, hinahold natin na accountable ang mga kumpanya na nagpa-process ng ating mga data. For example, ang ating eskwelahan, ang ating mga paboritong social media platforms, ang ating mga banko, ay may duty to protect, ay may legal duty to protect yung ating personal information. So, the NPC, of course, also checks these organizations na dapat may adequate safeguards sila para maprotektahan po tayo. So, kailangan as individuals or bilang mga digital citizens, kailangan aware tayo kung ano yung iba't ibang threats. May batas tayo, which is the Data Privacy Act of 2012. Kailangan alam natin yung mga basic obligations ng mga personal information controllers or mga kumpanya at atin mga basic na kailangan na duty na kailangan ini-instill natin sa ano sa araw-araw na digital habits natin. So, ang may tinatawag tayo online na cyber predators. So, basically, these are people who search online for other people and their personal information. Maaring ginagamit nila ito para makapag-control or makapag-harm using the internet. So, ang cyberbully naman ay ang electronic posting of mean-spirited messages about a person. Usually, natatago sila sa mga dummy or troll accounts. So, usually, ang basic advice naman dyan, of course, the less information that they know, the less harm that they can do to you, di ba? So, keep your personal information private. So, kung nag-sign up kayo sa ano sa ng mga accounts nyo online, katulad ng sa social media platforms, you should kailangan isa-isahin natin yung settings natin ayon sa ano, ayon sa best interest sa makapag-protect sa atin. Example, sa Facebook, kung iwasan natin na ano na i-post yung or i-public or yung can be viewed by everyone yung ating full name kasama yung middle name, yung address, yung telephone number at birthday at yung passwords and of course the name of the school, no? So, yung mga ganung bagay kasi pwede tayong ma-stalk, pwede tayong abangan physically kapag nalaman din nila yung information na yon. And of course, think twice before you post or say anything sa intern or sa cyberspace. Kasi wala tayong guarantee na kapag in-upload natin ay hindi magtatago ng copies or ng electronic copies. For example, pictures sa group chat. Pag nakapag-upload tayo, di natin alam yung person na nasa other side ng message natin. Di natin alam unknowingly, wala ang ating consent, sineshare na nila yung pinost natin about ourselves. Pwedeng litrato, pwedeng information, pwedeng yung copy ng ID natin, no? So as a responsible digital citizen, we should treat others like you want to be treated. Siyempre,
kung gusto mong i-process yung information mo, gusto mo 'di ba magpapaalam muna sa iyo. So ganun dapat, you should treat others like you want to be treated. If you see something wrong, say something. Example, may hindi dapat sineshare na content, sensitive content, mature content na maaring walang kaalaman yung biktima, kailangan ipagbigay alam at i-report. Huwag tayong maging participant or maging enabler sa ganitong maling gawain sa cyberspace. Meron din po tayo tinatawag sa cyberspace na identity theft. So nangyayari din to sa physical world na may nagpapanggap na tayo yon na tao. Usually kaya may nagpapanggap na someone claims to be us kasi they can steal personal information in order to steal money, for example. So ang pinaka best ang mga basic na ano diyan na tips diyan is of course pag number one, may nag pwede kasi tayong identity theft via our emails if nag-click tayo ng link and nagpasok tayo ng information doon such as our usernames and password. Maaring fake yung ano na yon, yung landing page or yung website na yon, at mapunta sa kanila yung ano, ang ating credentials. So as pwede rin nating security measure yung anonymity that we can instead use an alias instead of using our real name, di ba? Of course, strong passwords and multiple passphrases are recommended. Paano ba nagiging strong yung isang password? Maglagay tayo ng complexity. Paano tayo maglagay ng complexity? Yung special characters, pwede nating mag-include tayo ng special characters. Yung mga i-capitalize natin yung mga ano, mga letra, yung mga numero. Or may tinatawag tayong fast phrases. Usually, itong nasa screen nyo ngayon, nag-generate ako using the Diceware. Ang Diceware is i-google nyo lang yung Diceware, makikita nyo na ano, na it's a random word selector sa dictionary, and randomize niya and pipili ng apat or depende kung ilan yung specify niya na words. For example, yung naka-flash dito is gigahertz, geography, resample, and unshipped. So yan yung naging fast phrase. So random and ayon sa Electronic Frontier Foundation and ng NIST, this take years pa or provide ample enough security against mahulaan yung password natin that given its length and yung complexity din. So think before you click. Wag basta-basta magbukas ng emails from strangers. Laging magche-check tayo lalo na kung hindi natin ininitiate yung request na yon, ba't tayo nakakatanggap ng ganung email. Let's say may bank or nagpapa-update ng information from our banks, ganyan. So they do it physically. Banks will never ask you to update it via email. So i-check din natin of course yung mga privacy settings natin maging sa ating mga messaging apps na ginagamit natin sa pang-araw-araw. So of course, ang ating sa ating digital lives sa cyberspace, isa sa araw-araw natin na ginagamit or hawak ay ang ating mga telepono or ang ating mobile phones. So bilang ito ay ang maituturing na isang working computer, kailangan ito ay naka-secure. Of course, ang basic dyan, dapat lagyan nyo ng PIN yan or ng password para mas maganda nga kung may auto-lock para kahit iwan yung unattended or nakalimutan nyo man, pinatong nyo sa lamesa, mag-auto-lock siya. Hindi lang yung cellphone, but dahil may SIM card registration na tayo na magbabind sa yung isang SIM card number sa ating mga pangalan, kailangan protektahan din natin ang ating SIM cards. Usually, kahit sa iPhone or sa Android phone nyo, makakakita kayo ng option that you can set a PIN sa SIM card nyo. Usually, it's a 4-digit PIN na pwede nyong iset. Of course, huwag kayong gagamit ng PIN na 1111
or 4-0 yung mga madaling hulaan, no? So hirapan nyo naman, i-randomize nyo at tandaan nyo, kasi kapag nakalimutan nyo, pwedeng ma-lock out kayo sa sarili nyong SIM card. Of course, next is know your apps. Kung alam mo lang yung dapat na naka-install sa app mo, dapat yun lang. While naintindihan ko, may ibang system apps, dapat i-familiarize din natin yung ano natin, yung sarili natin kung ano yung nakalagay sa phone natin. Kasi kung may hindi tayo ma-recognize na app, bukod sa systems app, i-uninstall natin. And next is only connect to the internet if needed. Kasi may tinatawag tayong ano, di ba, ang best practice dyan, dapat naka-disconnect yung auto-connect. Kasi for example, nag-connect ako sa ano, sa Starbucks na password. Let's say, Starbucks, ano, Starbucks Pasay. No? So, kapag may isang threat actor or malicious actor, alam niyang pangalan ng wifi is Starbucks Pasay. Gagawa lang siya ng fake na ano, na hotspot, pangalan Starbucks Pasay, gagayahin lang niya yung same password, and kapag naka-enable yung auto-connect nyo, pwedeng dun kayo kumonect kasi ganun naka-configure yung phone natin. So mas maganda manually tayong mag-connect instead na auto-connect tayo sa mga wifi. Of course, common sense rules apply online. Wag na wag tayong makipag-usap sa strangers. So siyempre, may instances na di natin maiwasan na makipag-usap sa strangers, pero we should verify the identity ng stranger sa kausap natin on the other side or kung ano yung request nila. So, if better to ignore kung hindi mo talaga alam yung mga rine-request nila. And do not enter any enticing. Let's say may mga enticing promos, no, that can nag-aalok ng ano, ng mga prices kapalit ng inyong personal information. Minsan sineshare nila or binebenta nila itong information na ito without your knowledge or consent. And of course, kung may sinasabing mga promo na example na nanalo ka ng ganito, it's too good to be true, no? It probably is. So, ang best practice dyan, kapag naghingi na ng information and gumawa ka ng mga additional checks, kinonfirm mo yung mga promo na ito, tapos nanghihingi pa ng personal information outside yung ano, yung platform na sinalihan mo, then ano yun, a red flag yun. So usually, di ba, pag nag-ano tayo sa mga promo, alam natin willfully tayo nagsasubmit ng ano, ng mga, let's say, mga coupons, ganyan, may mga fill out tayo. Pero kung syempre, di natin na-recognize, tapos bakit tayo naka-shortlist manalo ng mga ganong bagay. So ano yun, red flag talaga yun. So in summary, para mas secure yung cyberspace to help protect the cyberspace amongst ourselves sa ating mga ano, isa hindi lang dapat yung government yung involved, although nandito kami, the National Privacy Commission, the CICC, the CSB, and the DOJ, of course we need all help from Filipinos. So, di ba sinasabi nga, di ba, family, basic unit of society, pwedeng sa cybersecurity, basic unit of society ang tayo. Kasi nasa ating araw-araw na digital lives yung ano, or yung safe na digital hygiene yung ano, para maiwasan yung most na mga harms sa online, sa cyberspace. So, we should make smart and safe decisions when using the internet. Of course, once we know the dangers, alam natin yung example, we know how to spot a phishing scheme, mga spam, scams, mga smishing. Of course, kailangan natin yan. I-try din natin mag-advocate or ipag-alam din sa ating mga kakilala pag may na-spot tayo. Kasi we should all set a good example of online behavior. So kaya yung cybersecurity and data privacy, they go hand in hand. Kaya nabanggit ko kanina,
nagko-coexist silang dalawa kasi nag-enable yung cybersecurity sa goals ng data privacy. So nagsisimula yan sa atin no matter how young or old. Of course, mas maganda nga alam din to ng ating mga kabataan or ating mga nakatatandang pamilya, kasi usually ang experience ko diyan mostly ng mga nasa scam din ay of course yung ating mga boomers, no, yung ating mga tito tita na nasa nababad sa cellphone, tapos click lang ng click, share lang ng share ng mga fake information, no. So we should pagsabihan natin sila and educate natin sila. So if we all become more aware of who we talk to, what we say, and what we share online, we can make a big difference. So in closing, ito ang parting message ng ng session or topic ko. So ikaw ay may mahalagang tungkulin para tulungan kami protektahan ang cyberspace. We all have this collective duty. So thank you for listening and makinig po tayo sa mga ating mga susunod na mga gagaling na speakers. Thank you. Maraming salamat po, Engineer Jansen. At dahil napakinggan na natin ang papel ng National Privacy Commission sa cybersecurity, pakinggan naman natin ang talakayan kung paano maiwasan ang panganib sa pagproseso ng personal data at diskusyon ng mga proaktibong paraan para malabanan ng mga banta sa cybersecurity. Kasama natin ngayon si Sir Darwin Zonio. Mr. Zonio graduated in Batangas State University holding a bachelor's degree in information technology, major in management information system. He is currently working at the National Privacy Commission as computer programmer too. He helps in development of in-house systems to streamline manual processes in compliance and monitoring division. With his passion for technology and commitment to privacy rights, he also helps safeguard personal information in the digital age. As part of the NPC, his role involves assisting individuals and organizations in understanding and complying with data protection laws and regulations. Para talakayin ang privacy programming, using privacy by design and privacy by default, narito si Sir Darwin. So, ayun, thank you so much po for the introduction. Audible po ba ako? Yes po, sir. Okay, thank you so much po. So, ayun, I believe marami po kayo natutunan kay Sir Jansen with regards to cybersecurity and related to the privacy. So, let me just share my screen po for my topic. So, ayun po. Visible po ba yung screen? Visible naman po. Yes po, sir. Visible po. Okay po. So, thank you. Again po, good day everyone. I am Darwin Zonio from Compliance and Monitoring Division. And I am delighted po to be here to discuss po the topic privacy programming using privacy by design and privacy by default. So ano po ba itong privacy by design and privacy by default na ito? Ito pong two approaches na to, it help us po reduce potential risk in the processing of personal information. As Sir Jensen said earlier, yung adherence po natin sa Section 12 of Security of Personal Information. So kailangan po natin ito. Later, as we go deeper po in the discussion, we shall delve in the importance of privacy programming, also safeguarding and protecting our personal information as a cybersecurity imperative. So necessary po yan. And without further ado, let me give you a brief introduction on what is privacy programming. So privacy programming typically refers to the practice of incorporating privacy considerations into the design and implementation of software applications, systems, and services. So nag-i-involve po ito ng mga best practices and adapting techniques para po ma-ensure yung mga users' personal information and data is na-handled po in a secure and privacy conscious manner po. So privacy programming po is about integrating privacy principles into the software development process para maprotektahan natin yung users' data and yung privacy rights nila.
So, essential pong component ito para maging responsible and ethical software development sa ngayon sa ating digital age. Bakit? Kasi in today's digital world po, kung saan yung ating personal information is constantly shared, collected, and analyzed, yung pagpe-preserve po ng privacy, isang napakahalagang fundamental aspect po para ma-maintain natin yung individual rights po, as well as yung societal well-being and yung trust sa ating digital ecosystem. So, balancing po yung benefits ng ating technology dun sa protection of privacy, it is a critical challenge for individuals, for all of us, especially dun sa mga IT professionals po, and also dun sa mga organizations and governments alike. Kaya dapat aware din po tayo or may knowledge po tayo regarding sa privacy protection. Because privacy protection safeguards individuals from various threats such as yung mga identity theft, cyberbullying, harassment, and stalking. Usually yung stalking kasi aminin natin, most of us, katulad ng mga college, yung mga students po, or not only students po, lahat tayo, ini-engage natin yung oras natin sa mga social medias. Kaya kung wala pong privacy awareness, yung personal information po natin can be exploited for malicious purposes. So, paano naman po natin ma-address yung mga ganitong risks proactively? So, una is by using nga po itong privacy by design. So, ano po ba yung privacy by design? Sabi po dyan, it is a concept and framework for building privacy protections into the design and operations of systems, processes, and products from the very beginning. So, privacy by design, yung core idea po nito is to proactively embed privacy considerations sa every aspect of project or systems development. So, rather than yung addressing privacy, after na or as an afterthought or kapag meron ng compliance requirement. So, si privacy by design po, meron po siyang 7 foundational principle according to Dr. Anne Kavoukian, who developed the privacy by design. So, ito po yung 7 foundational principles of privacy by design. So, first, proactive, not reactive, preventive, not remedial. Next is yung privacy as a default setting, privacy embedded into the design, the positive sum, not zero sum, yung end-to-end security, visibility and transparency, respect for privacy user. So discuss po natin yan isa-isa. First one po is yung proactive, not reactive, preventive, not remedial. Sabi po niya, proactively adopting strong privacy practices early and consistently. For example, preventing internally mga data breaches from happening in the first place. So instead of waiting for a personal data breach or any privacy-related issue to happen, processes and procedures should be proactively built to prevent it from occurring in the first place. So pinopromote po ng privacy by design yung proactive approach to privacy rather than a reactive one. So instead po na i-address yung privacy issues, if may problems lang na-encounter, dapat ma-anticipate natin and ma-address po natin yung potential privacy concerns from the outset. So example, nag-develop kayo ng system or process, then tsaka pa lang iisipin yung compliance sa privacy. So, dapat yung systems or business process to be developed ay meron ng privacy solutions na considerations po. So, karamihan sa problem is like yung mga ibang apps, over-collection po yung pagpaprocess ng personal information. Pero wala po silang PIA or yung privacy impact assessment. So, naiisip lang nila ilagay or maglagay ng mga security measures and privacy measures kapag na-breach na po sila. So, kung ang system po is built in by privacy by design, dapat anticipated nyo na yung privacy measures and may iwasan na yung mga risks or threats.
Kaya po, when dealing with a data breach, most of the companies tend to take a reactive approach by remediating damage only after an event occurs. Excuse me. So, instead na ganun po yung nangyayari, dapat po yung team natin or tayo should implement preventive and preparedness measures from the outset or in the first place pa lang. Kasi preventing a data breach from occurring in the first place, ideal yan. Pero as a matter of fact, wala naman po tayong sinasabi na perfect cybersecurity or breach proof. So yung preparing po ng organizations or ng as an IT professionals dun sa pagkakaroon ng breach, mamimitigate po natin yung damage caused by a breach kapag meron tayong robust detection and response processes along with solid incident response and business continuity plans. So napaka-essential po niyan. Ano po ba yung pagiging proactive not reactive? Example po, bago tayo mag-develop or mag-plan ng system or processes, we should conduct yung privacy impact assessment in where na map out natin yung every processing ng data and ma-address agad natin yung mga possible risks na mangyari. Another po is yung pag-conduct natin ng VAPT po or yung vulnerable assessment and penetration testing. And yung paglalapat natin ng mga policies or yung privacy policies natin. O kaya po yung in every step of the way ng processing, kung may third party po, magkakaroon po tayo dapat ng outsourcing agreement such as yung data sharing agreement or non-disclosure agreement. So yan po yon. Next principle po is yung privacy as the default setting. So personal data are automatically protected in any given IT systems or business practice. If an individual does nothing, their privacy still remains intact. No action is required on the part of the individual to protect their privacy. It is built into the system by default. So dyan po sa principle na yan, ini-encourage mo ni privacy by design, yung organization na gumawa ng privacy as the default setting for their products and services. Meaning po, si users hindi na dapat mag-take ng extra steps para ma-protect yung kanilang privacy. It should be on the default state po. Ano bang example niyo? Yung example po is dapat yung configuration mo, wala na dapat gagawin si user. Like yung sa FB po, di ba meron pong isineset tayo na yung sa regarding sa privacy natin na kailangan i-on pa po natin para kunwari po ay who can see our personal details, who can view our mga posting po, ganon. May settings pa po sila doon. So dapat po as default necessary na configured mo na agad as the default setting po. So ayun. Next, privacy embedded into the design. This means that privacy is an essential component of the functionality or the technology that is being delivered. So every decisions and new process must be filtered through a privacy first mindset to promote both functionality and privacy protection. So dito naman po, ang privacy po is hindi siya idinadagdag pagkatapos. Ito ay dapat naka-embed na sa design and infrastructure ng systems and business practices o kaya dun sa business process sa simula pa lang. So ang pagkakaroon po kasi ng privacy that is embedded into the design of a project or system update means that you are ensuring privacy compliance, that safeguards are in place po from the start. So be sure to make privacy impact assessments and risk assessments as part of your key objectives. Kasi po, makakatulong po ito para ma-measure yung privacy and security. Lahat po ng security risks and also to mitigate po yung any potential breaches of privacy. And also, hindi lang po from the start necessary. So, dapat all throughout the life cycle, embedded sa design ng system yung privacy solutions.
So, dapat may privacy notice, dapat hindi over-collection, dapat meron tayong end-to-end encryption, kagaya po nung pag-send natin ng mga data. So, nasa design na ng system yung compliance for privacy po. Next po is yung full functionality, positive sum, not zero sum. So, there should be no trade-off between privacy functionality and other legitimate interests of the organization. Privacy by design is doubly enabling in nature, permitting full functionality, real, practical results, and beneficial in outcomes to be achieved for multiple parties. So, sa privacy by design, just sa principle na yan, should not come at the expense of the system functionality or user experience. It should be possible po to achieve both privacy and functionality goals. So implementing privacy by design from the beginning of your project development or your life cycle ng project nyo, makakatulong po ito sa team nyo to avoid unnecessary compromises between other systems and yung processes. So, it operates as a benefit in concert with the systems with which it is embedded and should offer full functionality for both in a positive sum environment. So, in short po, yung security and yung privacy should exist and function at a total capacity together in tandem. So, without causing difficulty to the operations from each from both sides. So, for example po, may dinevelop ko yung system and then mag-add kayo ng feature like yung kunwari, yung capability to print, and sa pag-add ng feature na to, may mababiolate kayo ng privacy na ginawa nung feature na yon. Dapat para po maiwasan yun, mag-implement po tayo ng security measures para ma-ensure yung privacy natin. So, kapag may mga changes or additional dun sa system or dun sa process, dapat win-win situation po. Hindi po pwedeng, for example, tatanggalin natin yung process na yun kasi nga may mababiolate. So, hindi po pwedeng may ganun dun sa, kasi importante yung process na yun. Okay po. So, the next one po is yung end-to-end security, full life cycle protection. So privacy must be continuously protected across the entire domain and throughout the life cycle of personal data and sensitive personal data being processed. There should be no gaps in either protection or accountability. From the moment the organization collects personal data or sensitive personal data to the point when they are destroyed, appropriate security should be assured. So dito naman po sa end-to-end security, kailangan mag-implement tayo ng comprehensive security measures to protect personal data throughout its entire life cycle. So from collection and storage to the processing sa gamit ng personal data up until dun po sa disposal. So according to Dr. Kavokian po, yung security principle is fundamental because privacy cannot be guaranteed with solid security. So, kailangan po dyan nung security and applied security. Ano po ba yung security? Yung security is yung responsibility for the security over the personal information. And the applied security naman po is yung mga measures, methods, and yung standards na ina-apply to assure continued confidentiality, integrity, and availability of personal information. Like for example, yung mga physical files natin, kailangan apply natin ng end-to-end encryption. So, dapat unang-una, trained yung personnel na maghahawak ng personal data, authorized siya na mag-handle ng process na yon. And kung may mga third party, kailangan po ng agreement dyan, data sharing agreement and non-disclosure po. And also, yung proper disposal po natin. So, from the collection of personal information, dapat maayos. May privacy notice. As I said po, yun, well-trained yung personnel hanggang sa ma-dispose po
yung personal data natin kapag na-achieve na yung purpose. So next po is, next principle is yung visibility and transparency. Visibility and transparency are essential to establishing accountability and trust. So this can be done by documenting and communicating actions clearly, consistently, and transparently, and should be supported by an effective complaint, submission, and resolution process. So sinasabi naman po dyan na si users should have a clear understanding kung paano kinokollect, ginagamit, or pinaprocess yung personal data nila, and paano pinoproteksyonan. So transparent privacy policies and practices are essential. The best way to demonstrate accountability for visibility and transparency is to have accessible and comprehensive policies and procedures sa mga personal info or dun sa data processing activities. So when transferring data po between the third party from dun sa the proper up until dun sa proper measures of protection, dapat adapted po ng kung anong privacy measures yung ilalagay natin. So information about policies and procedures are made available with the openness practice principle. O yun nga, dapat transparent tayo and visible. Like yung mga example, pagdating po sa mga rectification measures, kailangan po available na ma-modify or pag nag-request po si data subject for the as a data subject rights po, yung right to rectify their own personal information. So nakapag-strengthen po ito ng ability to adhere dun sa ating compliance standard. So example nga po of visibility and transparency, yung privacy notice natin or privacy policy, nakalagay po dyan sa policy or sa notice na yan kung sino yung magko-collect. So dapat accessible po kung maglalagay po ng privacy notice or policy. So dapat din po meron complaints mechanism or contact number kung saan pwedeng tumawag si data subject para mag-inquire regarding dun sa personal information niya or kung may complaint siya. So next one po is yung respect for user privacy. Respect for user privacy involves always having the user's privacy interests in mind and providing the necessary safeguards and features to protect such interests. So dyan po, dapat yung system may adherence kung paano gagawin or may exercise ni data subject yung kanilang data subject rights. So ayun, nabanggit ko na rin yung mga requirements or dapat necessary para ma-exercise yung data subject rights is yung privacy notice nga. So like yung right to access, dapat si system may mechanism kung paano makakakuha ng copy ng personal information si data subject kung anong meron siya dun sa system. So regarding damages or complaints po, dapat meron din pong mechanism na si system na makakapag-exercise regarding to dun sa right for damages ni data subject. Ano pa po ba? Yung right to data portability. Dito naman po, if applicable lang yan. Yung right to rectification, dapat may paraan kung paano din may exercise ni data subject to. So, ayun po. Dapat yung lahat po ng data subject rights ma-exercise ni data subject para po masabi natin na we have respect for user privacy. So I think this last one principle po for privacy by design. Let's proceed po dun sa privacy by default. So ayan, privacy by design and privacy by default are complementary concepts that mutually reinforce each other. So, sinasabi po dyan na si privacy by design and privacy by default, magkatulong po lagi yan and complementary. Kasi, the same considerations apply to organizational measures na sinusuportahan yung processing operations. So, they should be designed to process at the outset
in a way na si privacy by default, only the minimum amount of personal data necessary for the specific operations are collected or processed. So this means that kung ano lang po ang kailangan na information with regards dun sa processing po ng data, yun lang po dapat ang kinokollect or pinaprocess ng system or ng mismong process. So meron po akong example dito. Ayan, sabi nga, para makautang, please bring these requirements. 6 pieces, 2x2 picture, 4 pieces, 1x1 picture. Ayan po, may barangay clearance pa, NBI, mayor's permit, medical, which is sensitive personal information. Ayan po. So, dito po, over-collection na agad. Kasi, para lang makautang, you need to bring all these requirements. So, hindi po dapat ganito yung concept. Kung ano lang po ang kailangan dun sa process or dun sa system, yun lang po ang i-required na ano, kung may mandate man po or mayroong lawful basis for processing. So, bago po gumawa ng system or ng process, pag-usapan na po muna yung mga policies and procedures kung ano-ano ba yung mga i-collect, kung gaano katagal, and pag na-meet na yung or na-achieve na yung purpose ng data, paano yung siya i-delete or i-dispose. So, kailangan po merong process, proper disposal for us, then para ma-mitigate yung mga breaches such as yung confidentiality, integrity, and availability. Or pwede naman po magkaroon kayo ng data inventory. So doon po nakalist po lahat ng personal data na necessary lang sa process. And naka-state din po doon kung ano yung use, purpose, and legal basis if ever na meron siyang minamandate. So I think this is the last slide po for privacy by design and privacy by default. Before I end po, I just want to share my insight. Privacy by design and privacy by default are essential principles in today's digital landscape where cybersecurity threats are rampant. So by integrating these principles into the processes, we can reduce the likelihood of data breaches, protect user information, and maintain trust in an increasingly interconnected world. So, ayun po. Thank you so much. Sana po ay marami kayong natutunan with regards po sa ating privacy by design and privacy by default. Maraming salamat, Sir Darwin, sa pagtalakay mo ng mga hakbang para mapanatili ang data privacy kahit na may mga cybersecurity threats. Para sa panghuling diskusyon sa hapon na ito, ating alamin ang mga paraan at inisyatiba na dalayong palakasin ang cybersecurity sa Pilipinas. Para sa panghuling diskusyon sa hapon na ito, ating alamin ang mga paraan at inisyatiba na naglalayong palakasin ang cybersecurity sa Pilipinas. Narito si Engineer Gladys De Ocampo. Engineer De Ocampo is a graduate of Electronic and Communications Engineering from the University of Santo Tomas and a master's degree holder in Public Administration from the World City Colleges.
She is with the government service for 22 years, starting as a trainer for telecommunications courses and work her way as the information officer of the National Computer Emergency Response Team. In this capacity, she implemented technology transfers, capacity building activities, development of cybersecurity policies, critical infrastructure protection programs, and operationalization of the National Security Operations Center. Engineer De Ocampo is also a certified Interpol Digital Forensics Trainer and International Program on Cybersecurity Studies Seminar Leader of the George C. Marshall European Center for Security Studies. Currently, she holds the Assistant Division Chief of the Critical Infrastructure Evaluation and Cybersecurity Standards Monitoring Division of the Cybersecurity Bureau in the Department of Information and Communications Technology. In this capacity, Engineer De Ocampo is involved in the national policy development and laws related to cybersecurity in the Philippines. Para talakayin ang strategies and policies for strengthening cybersecurity in the Philippines, narito si Engineer De Ocampo. Hello. Is my audio okay? Yeah. Alright, maraming salamat, Kate. And it was good to listen to Engineer Jansen and Darwin, ano? And I will be talking about the National Cybersecurity Plan 2023 to 2028. Now, let me post a brief introduction of the ICP and why are we doing this for the citizens. Now, the ICP is mandated, of course, as mentioned kanina ni Engineer Jansen, is mandated to protect yung citizens natin in anything ICT. Of course, nandyan papasok yung workforce natin and then yung advocacies natin when it comes to protecting ourselves from being victims of cybercrime. Mga ganyan. Now, under Section 15 of RA 10844, the ICT has the mandate to develop itong National Cybersecurity Plan na nabanggit ko kanina. So, meron na tayong predecessor for this, which started in 2017 to 2022. Now, dito, yung National Cybersecurity Plan, doon sa unang plan ay we protected or we defined kung sino yung tinatawag natin critical infrastructures. Sino-sino itong mga to? So, dinefine natin to by sectors. Nandiyan yung telecommunications, transportations, health, kasama dyan ang BPO, kasama dyan ang government, definitely, emergency services, and now, as of the moment na-create na natin ang kasunod nitong NCSP, which is good for 5 years, or we will be implementing for the next 5 years. Now, ang difference nito from the previous plan is this one is stepping, may leveling up na nangyayari. Okay? Nandito yung by risk na, risk assessment na ang ating mga critical infrastructure. So, how much will be affected when your system gets hacked? So, may expectation na kasi tayo. Sabi nga nila, wala namang 100% protected from cyber attacks. Next slide, please. Thank you. Now, in this plan, so we'll summarize the National Cybersecurity Plan for those interested to read this. This is available in the ICT website. All right. In the plan, we define cybersecurity as the collection of resources, processes, and structures to preserve yung CIA. Na-discuss din to kanina ni Engineer Jansen, yung confidentiality, integrity, and availability. Now, we added yung NAPS. So, non-repudiation, authenticity, privacy,
and safety. Nabanggit nga ni Engineer Jansen kanina, importante ang privacy and safety. Not just our the information na, kasi yung information na sinishare natin, mapoprotect na pagka na compromise ang safety nito at ang privacy nito, na maaapektuhan na yung even our personal lives. So, ano ba ibig sabihin? Kanina na-discuss yung CIA, ano ibig sabihin? Ano ngayon ang ibig sabihin ng non-repudiation? So, ang non-repudiation, ito yung assurance that someone cannot deny the validity of something. Perfect example would be, once an email is sent, di ba? Makikita mo na pagka matagal mo na siyang nakakausap at na-validate mo or nakilala mo kung sino yung sender ng email mo, hindi niya madi-deny na sa kanya nang galing yung email niya. So, yun yung non-repudiation. It's the assurance of someone. So, it's the same logic that applies with the SIM registration. Diba? One of the reasons kung bakit nag-register tayo ng mga SIM natin, so pagka sined mo yung number, hindi mo pwedeng i-deny na dun sa registered number mo, isla sa'yo yung registered number na yon. Kaya tayo may SIM registration na. So, and then we added authenticity as well. So, how authenticate? How real is the information that you're holding on to? Or how real is the identification na pinapakita mo? If you're familiar with some, di ba, sinasabi dun sa commercial kanina, tinanong kung naging gullible si nanay with regards to sa card niya. Dun naman sa back end nung nagre-request, pagka ikaw si seller, ino-authenticate mo yung card mo, yung ID mo, kaya mo hinihingi. Kaya nga doon dito nang galing yung natanod ako sa Proof of Life, or I think it's a very old movie na napapaghalata kung gaano na ako ka kung anong generation ako. Yung Proof of Life, di ba, pagka sa mga movies pinapakita yung date ng ano, importante yon na makikita na current yung picture mo at saka yung. Yeah, so that's part of authenticity. Of course, privacy, and then na-discuss din kanina, and safety. All right. Now, bakit tayo nag-define ng cybersecurity? Because the Philippines is very vulnerable to attacks. Okay? In 2021 to 2022, there's a report na this is during the pandemic, of course, 432% ang web threat attempts to Philippine-based websites. Websites lang to. Now, in the first half lang noong 2023, this year, ang NCERT, na-mention kanina sa introduction ko, the National Computer Emergency Response Team, which is a division of the Cybersecurity Bureau, we already recorded more than 5,000 threat alerts. Okay? So, syempre, yun, aaralin natin, aalamin natin kung kanino doon ang galing, ayan, kung gano'n ba ka-authenticate yung attack na to. Now, from these numbers, yung na-discuss ko lang, yung short in these numbers na na-discuss ko, the top three monitored threats are malware. I think very fresh sa inyo yung news, nasa news niya, no? So, malware yon or malicious code. Meron din tayong data leakage, yan yung pangalawa. And then, we have compromised websites. Okay. These threats often target government emergency response systems. Surprisingly, the academe, and then the telecommunication sector. No? Very, very simple sa ating telecommunication sector. Ito yung nakikita natin sa mga text, di ba? Yung mga text scams na nakikita natin. But pang top 3 lang siya. Just imagine kung ano yung hindi nyo nakikita mga attacks, di ba? Now, this is a very telling picture of the Philippine cyberspace. So, hindi natin ma-afford nor
na ma-ignore or maging naive about this kind of threats. Okay. Now, to keep pace with the current landscape, DICT launched nga itong NCSC 2023-2028. Now, this plan envisions to focus on three distinct outcomes. Okay. Ayon magiging expected na maging effect nitong plan na to when it comes to the citizen and to the country. So first, syempre, kailangan nating strengthen yung cybersecurity policy frameworks na tinatawag. Ano ba yung pwede nating maging, kumbaga, sa picture frame or sa table, ano ba yung framework ng design ng cabinet? Ayan, ito yung mga skeleton system niya. Yung framework ng mga policy na yan para maging strong ang ating secure cyberspace. Now, yung pangalawa naman is to proactively defend, okay, yung cyberspace. Na-mention kanina, so proactively, not reactively. Yan. So before tayo ma-attack, dapat meron na tayong prevention or meron na tayong safety features para sa sarili natin. So na-describe kanina ni Sir Darwin, no? Yung si Sir Darwin mo yun sa bintana, no? It's a privacy. Hindi, si Jensen. Sorry. Yeah. So, and yung third is yung increased capabilities of our local workforce. And of course, awareness or the culture, the creation of the culture ng pagdating sa cybersecurity. So, next slide. Oh, I think I discussed the next slide. Ah, yan. Na-discuss ko na ngayon. Pero anyway, so ano yung vision nitong cybersecurity na natin? So trusted, secure, reliable cyberspace for every Filipino. No, hindi na lang ito para sa mga professionals. Hindi na lang ito para sa mga companies na so for everyone ang tinatarget natin. So as I've said here, three outcomes, three major outcomes ang gusto natin mangyari. Yung policy, palalakasin natin yan. Kaya tayo gagawa ng bukod in support to the Data Privacy Act of 2012, we're drafting ang cybersecurity bill na we're hoping to come out as law. And then, yung outcome two naman natin is proactive defense. Okay? Totoo yung sinabi ni Sir na hindi naman kasi ang ina-attack ng criminals, hindi nila ina-attack yung professionals. Ang ina-attack na is yung family natin, yung friend natin. So, there's such a thing as social engineering. No? So, basically, simple lang. Pwede itong mangyari na may personal akong galit sa kanya. Kaya lang, magaling siyang protektahan yung sarili niya. Kasi may alam siya sa IT. So, sino yan? Sino ngayon ang friends niya? Sino ngayon ang kaklose niya pagdating sa social media? So, isa yun sa tinatawag na social engineering. So, hahanapin niya yun. And then, through that, may mga gagawin siyang strategy para ma-hurt indirectly ako kasi galit siya sa akin. Ganon. So, yun. Kaya kailangan proactive ang pag-protect natin sa sarili natin. And then, the outcome three, isa to sa mga actually target activity for outcome three, awareness. Bakit? Kasi it's our advocacy to protect everyone. So, dito mag-follow, iti-train natin ang mga workforce para merong future ang cybersecurity professionals sa ating industry. And then, isasama natin yung sa higher education institution. Meron mang nag-o-offer ng cybersecurity courses, pero very few. If I'm not mistaken, 11 pa lang sa mga college or university ang nag-o-offer ng cybersecurity courses. Next slide, please. Now, to further discuss the first outcome,
This focuses on the review and improving the existing laws. As I mentioned earlier, we are currently drafting the cybersecurity law. And of course, along with that, is critical infrastructure bill, no? Information infrastructure bill. Okay. Now, so this focuses to promote new legislation, to propose new legislation for better protection of our critical information infrastructures. So these bills hope to address the current and future needs of our country in terms of defending and proactive measures to keep our citizens cyber safe. Okay. So among the notable provisions being proposed in these bills is the establishment of the National Cybersecurity Committee. Currently, meron tayong council na composed of the security agencies at saka national government agencies that are considered critical information infrastructure. Now, what you see here in the presentation is the coverage or the framework of how the areas overlap each other. For those na nakakaalam, Venn diagram to ito. Now, what you see here, also we have the socioeconomic prosperity, and then we have the cybercrime, and then we have the national security, and then we have the policy and technological control. So, yung framework natin, ito po, ito yung framework na gusto nating sundan. Now, syempre, may mga itong apat na circles na to represents the different facets or the different coverage ng cybersecurity itself. So, unahin natin si socioeconomic prosperity. Now, under the Philippine Development Plan, gusto nating palakasin, strengthen ating economic stand even in cyberspace. Okay, cybersecurity of e-commerce, kasi may e-commerce law din tayo. So, it's not just the data privacy that the NCSP is supporting, it's also the e-commerce law. And so, this is to ensure public trust in online transactions. I do remember the commercial earlier, no? Most of the crimes committed, the vulnerabilities happen when you're shopping online. So, we're hoping to address that. Then, overlapping with that circle or that diagram is the cybercrime. So, what is that overlap? So, how do we find out? How do we trace? How do we track? How do we catch the accountable people? So, we do forensics. We should prosecute. And then, we can do that through a legal framework. So that's how the socioeconomic and the cybercrime overlap. Then, after cybercrime, so ito yung strategic area which focus on defining and apprehending and prosecuting criminals in cyberspace. So na-mention kanina, meron tayo CICC dyan. And then, kasama natin lagi dyan din ang DOJ, DILG, NBI, PNP. So lahat ng ating law enforcement sa Philippines. Now, within this facet, meron tayo syempre limitation. Ang cybercrime kasi local yan, pang nationwide lang yan. Ano ngayon ang ka-overlap niya? Okay. I-define din natin yung pagpasok ng national security. So, we are going to define a level or actually, it was also mentioned briefly, pero very briefly, paano ngayon tayo mag-attribute? Paano, dahil boundless, walang boundary ang cyberspace, so paano ngayon natin magkakaroon ng attribution? So, ito yung overlap ngayon ni cybercrime and saang part sila magiging threat to national security na. So dito natin ipapasok yung pag-define ng cyber attribution. So, the next diagram is the national security. So this one, dito napapasok ngayon yung ating mga kaibigan sa National Security Council, sa National Defense, sa AFP. Of course, nandiyan na ating mga
kaibigan din sa Nika. So, sila kasi yung nagde-define at sila ang nagpo-protekta sa atin when it comes to national security. Alright? So, coordinated response and mitigation against threats in cyberspace. So, including misinformation and threats to CII. I'm pretty sure most of you are familiar of the movies na inattack ang power grid, inattack ang gas remote. So marami na. At did I get that off? Okay na ulit? Okay na ulit. Yeah? Okay, I'm assuming okay na ulit. Alright. So, I'm gonna continue with the policy and technological control. So, dito ngayon, de-define naman natin on through risk analysis and risk studies, no, pati yung business continuity of our CIIs na tinatawag on how to protect them. Kaya nandito yung overlap ng CII protection. Okay? Next slide, please. Okay. So the next slide defines yung ating proactive okay defense ng CII and ng or proactive securing. Okay. What you see here is another image that defines kung sino ngayon ang lalapitan natin, no? Okay. Kung makikita niyo diyan, included dito or computer emergency response teams na nabuo nung previous na NCSP or National Cybersecurity Plan. Nandito ang ating sectoral certs at saka government organization certs or computer emergency response teams. Okay? In the previous plan, isa lang ang national cert na tinatawag. So ito yan, yung NSOC or national cert. Kami po yan sa DICT. So may division po kami na NSERT sa DICT. But with this plan, okay, as I've said, may level up na. Kasi hindi kasi tayo limited sa nationwide lang kasi nga walang boundary or boundless ang ating cyberspace. Kaya kinailangan natin ng second national cert, which is the DND or the Department of National Defense. Kaya makikita nyo dito sa image na to, so may national cert who handles yung ating citizens at saka government at saka working side by side with the CICC or the law enforcement. Now, dito naman, pagdating sa defense cert or cyber command, kunwari, it's being built. I'm hoping the law will be passed for the amendment ng Defense Act. No? Anyway, so dito po sila magsasama-sama si DND at saka si AFP certs nila. Now, syempre, with that, para meron tayong unified no response team, collaborative din, nandito po syempre si national SOC natin or nakasama natin nga yung ating National Intelligence Coordinating Agency. Okay?
So we're trying to introduce you Cyber Fusion Security Operations Center. Now, with this, of course, kailangan ng capacity building, kailangan ng awareness. So we're also proposing in the plan the creation of the National Cybersecurity Training and Research Center. Okay. That's how we plan to proactively defend the country. All right. Next slide, please. Okay. So the plan further promotes the adoption of the Zero Trust Architecture to further protect our information from unauthorized access. So the policy aims to shift the information security investment and general guidance of the entire government to increase and focusing on end device authentication. So na-mention kanina ni, ito, tama, sigurado na ako, si Darwin na nag-mention, sa mga mobile, okay, na ito kasi kasama to sa end device authentication and then end user devices information and defense. Now, as an incident response, binago natin na konti yung how are we responding. Okay, makikita nyo dito, so we want to institutionalize a well-defined network of sorts. Ito is to support yung image kanina na pinakita ko sa inyo. So ano yung gusto natin maging procedural for every incident response? Okay, we need to identify. Pagka emergency, any kind of emergency, it could be physical or it could be virtual. If there's an emergency, you first identify. So what kind of emergency is it? Is it fire? Is it drowning? Can he breathe? Is it poisoning? So you identify. And then you contain. Okay? So after you contain, when you contain, you prevent the spread of this. So a perfect example would be fire. Okay, so you try to contain the cause or the damage it will cause. Okay, now after containment, okay, one of the main features when we encounter a malware attack is we advise or we highly recommend to contain. How do we contain? You isolate, okay, your devices from the network to prevent it from spreading further. But do not, when you recognize what kind of threat it is, do not, some of which you do not turn off the device. Why? Because you need to do the third step. You need to analyze. One of types of the malware or the malicious code, some of them erases logs. Okay. But you cannot analyze threats or the virus, or you cannot analyze the malicious code without the logs. Okay. Logs are I think it was defined earlier as well. Now, after analyzing, you eradicate. And then you try to recover. You eradicate, you take out the malicious code, or you clean the virus. So whatever the problem is, you eradicate. That's the fourth step. And then you recover. That's why in one of the steps or one of the rules in setting up a cert is business continuity, part of which is would you recover. Like I mentioned earlier, very briefly, that it's never a question of if you're gonna get attacked. It's a when. Okay. So when you get attacked, how would you recover your systems? Okay. So security by programming, security by default, security, yeah, and then you look. So this is a cycle. So you learn from next slide.
focuses on the human interaction with cyberspace. So this includes improving the cybersecurity culture in the country by distributing multi-mode information campaign designed for kids, okay, such as comic books. Kudos. I think National Privacy Commission already started with this. I've seen the videos. I've seen the commercials. I've seen the infomercials in the movies, di ba? Kaya, so we're trying to copy NPC actually in the advocacy of securing our citizens. So, like I said, comic books and cartoons, laddered lesson plans, inclusion in the education system to highlight cyber hygiene and essentials, the continued conduct of national hacking competitions. So for those who are not aware, we do conduct an annual competition. It's called Hack for Gov. We've been conducting that yearly, but of course may mga side conducts din nun. We also invite hacking champions to face international competitions. All right. So, okay. I think I've run out of my time. Okay na? Nawala daw ako. Am I back? Yes, okay. Yes, boy, yes, boy. Thank you. All right. So, I'm close to closing. All right. For the last outcome. Yeah. And then, where did I stop? Oh, international competition. So we do send the champions in our Hack for Govs or in our events to international competitions. It's like the Olympics, hacking Olympics or some sort. Anyway, so this plan calls for the inclusion of cybersecurity professionals as well and people to fill them in. Okay. So we are collaborating with TESDA, we are collaborating with higher education institutions, and to include locally recognized certification pathways for the career service eligibility. Okay. The department will also conduct cyber drills, and then the plan also includes the technical assistance that we provide to law enforcement and prosecutors to make them well-versed in digital forensics and evidence gathering. Of course, lastly, to further recognize and level the remuneration benefits between government and private cyber professionals. Okay. So, yeah, and I also collaborate continuously. And of course, let's not forget our international cooperation with JICA and of course, the American and the British embassy. So this is a non-stop collaboration being the cyberspace being boundless. No? All right. I think that's the last slide. Yeah. Okay. To conclude, no? So the NCSP 2023 to 2028 is the cybersecurity master plan of the country. It connects to the PDP, the Philippine Development Plan, and each agency should develop their own cybersecurity or cybercrime strategies consistent with this plan and ultimately to the Philippine Development Plan. Other legislative agenda are enumerated in the PDP that relates to e-governance, e-commerce, and peace and security should also have provisions to strengthen cybersecurity using this plan as reference. Yes, so that's my concluding notes. And Engineer Jansen, sorry to disappoint you. You were expecting Engineer George Tarjo, but he just came in.
So I'm representing him. Anyway, kaway ka naman sir sa kanila. Sorry. Anyway, we've concluded. I've concluded the webinar for them, and yes, thank you for this opportunity, everyone. Maraming salamat po, Engineer Gladys. Ngayon ay tutungo naman tayo sa open forum, a question and answer session, kung saan makakasama po natin ulit ang ating mga speakers para sagutin ang inyong mga katunungan hinggil sa data privacy. Sa mga nais pong magtanong, maaari ninyong pong isend ang inyong mga tanong sa ating chat box. Para sa ating mga live viewers sa NPC's official Facebook and YouTube pages, maaari po kayong magtanong sa pamamagitan ng ating comment section. Para pangunahan ng ating open forum, narito po sina Ms. Roren Chin at Attorney Joan ng NPC. While waiting for our moderators, kindly send your questions on our chat box or on the comment section of our live sa Facebook and YouTube pages po. Hello. Ayan. Okay. Ayan. Again, good afternoon to everyone. I'm Roren Marie Chin. And me. Yes, and I'm Joan Medalla. Okay, so ngayon medyo technical yung ating mga naging discussion, Attorney John. Pero gusto ko malaman, gaano ka-strong ang password niya? Okay, alam mo, Ms. Roren, very tricky yung question na gaano ka-strong ang password mo, no, right? A lot of people say that dapat meron tayong lowercase, uppercase, merong numbers, merong special characters, and then that your password shouldn't be similar for all of your accounts. So that's very difficult because how can you remember all of them? Like we have a lot of social media accounts, we have our emails, personal emails, work emails, multiple emails even. So yeah, so I think even if it seems so simple, medyo mahirap pa rin yung question na you always have to have a strong password. Kasi kuminsan, nakakalimutan din natin yung password natin. Yes, so ang ginagawa ng iba is ilalagay sa
sticky note, for example, sticky note, tapos lalagay sa computer or minsan sa mga notebook. And I still remember dati na meron pa tayong yung meron tayong parang notebook, tapos yung nilalagay doon, email address, password, pero doon mo natatandaan. Ayan, ibang oh my God. Yeah. Okay. So, my first question, for those po na may mga katanungan para po sa ating panel, you may send in sa ating chat box. Ayan, marami na po ata. And also, doon sa nakikinig at nanonood po sa ating Facebook, you may also comment your questions. Live po tayo ngayon sa ating Facebook. Ayan, Attorney June, baka pwede mong ma-start ang mga ating mga questions. Alright, so siguro for Engineer Jansen first. So, po yung mga hamon na hinaharap ng NTC ngayon sa pagpapatupad ng sa pag-uphold ng data privacy and also for cybersecurity awareness. Ayun, so thank you sa question. So ang as a regulator ng data privacy dito sa bansa, pinakahamon is to of course yung scope ng regulate shown natin is limited. Example, para mas ma-regulate natin yung mga kumpanya, kasi di ba nabanggit ko kanina, meron tayo section 20 at 21 ng batas na nagsasabing accountable ang personal information controller sa pagprotekta ng personal information ng kanilang data subjects. So ngayon, ang challenge namin is also to ramp up yung paano namin mas mare-regulate kung yung ibang mga personal information controller di sila aware or di pa sila nakakapag-register sa amin. Kumbaga, knowing your regulatees will go a long way. So ngayon, of course, another challenge of course is yung para sa aming information drive na kailangan nyo mag-register with the NPC, kailangan si DPO yung nandun yung head of agency, naka-register din yung data protection officer at yung data processing systems natin para mas upang sa gayon mas ma-assess or matignan ng NPC kung adequate nga ba yung ang security measures na in-implement ng mga kumpanya na ito. Tapos, may add pa ako. So, another is a challenge din sa cybersecurity, yung mga cybersecurity complaints din yung dami ba? Kasi ang kadalasan din sa atin, di ba, may cybersecurity related complaints, may data privacy related complaints. Kapag cybersecurity related complaints, pwedeng nagko-coincide din yan sa cybercrime Investigation Coordination Center. So, maaaring pwede kang pumunta rin sa Philippine National Police, yung Anti-Cybercrime Group. So, may mga ganong delineation na challenges, kaya usually, pinag-isa yan ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordination Center, and meron opisina ang CICC na may nag-headquarters din kami doon. Para kapag may related sa data privacy complaints, nagtatryage at nagtutulungan na lang din kami doon. Then another challenge, last challenge is yung rapid na pagbabago ng teknolohiya at ng evolving threat landscape. Naalala ko dati, sabi, set a secure password. Let's say yung password ko dati, naalala ko nung grade 6 ako. Matagal na yun, mga 20 years ago. So, sabi, set ka lang password. Okay, may password na ako. Kaso ang password ko nun, yung nakikita lang sa dictionary. So, ngayon, dahil nag-evolve na yung threat landscape, hindi na uubra yun kasi may tinatawag na word list na pwedeng i-automate ng threat actors. Hulaan lang yung ipapasok lang nila yung word list na yun. Let's say these are words found in the dictionary. Tapos, matatry na nila i-break in yung account ko given na alam nila yung email. So, ngayon, secure password. Secure password. Hindi na rin daw sapat 'yon. May sinasabi sila na 'di ba, may binanggit ni Attorney John kanina.
Oh, set ng strong password, nag-uusapan nila ni Miss Ren. Set ng strong password, pero pag sa mga high-risk application, oh, di na pala sapat yung ano, yung strong password. Kailangan may another layer of authentication ka pa. Pwede mag-provide ka pa ng OTP or ng code authentication codes para another layer of protection. Aparte sa in-input mo yung password mo, mag-enter ka pa ng ano, another sort of secret na randomly na na-generate from your end. So, given all this, medyo kami din sa NPC, nagpe-play din kami ng catch up sa ano, sa mga ano, sa mga private sector, kasi more often sila yung ano eh, sila yung technology front runners. So, we are continuously studying and collaborating with and research sharing with stakeholders para mas makapag-formulate tayo ng sound policies towards data privacy and cybersecurity. Thank you. Thank you, Johnson. Sasagot mo, no? And we have also another question that's related to that. So, our question natin dito is to how to impose the law if the cyber attacker is outside of the country. So, may mga instances ba na ganyan na nakita natin dito sa NPC na the cyber attacker is not in the Philippines, but in fact, located outside of the country. Paano hahabulin kung international? Yun yung nabanggit ni Engineer Gladys kanina na kailangan may ano, may yun nga yung kailangan nandyan yung elements ng non-repudiation para ma-assert natin na that a certain user commits this action at that he or she cannot deny it. So ang proper attribution goes a long way. Pwedeng matukoy natin yung user na yon, pero maaring ma-authenticate pa ito. So kailangan bukod sa sarili nating efforts para i-gather kung sino nga ba yung culprit behind let's say kung nasa ibang bansa, may mga ano yan eh, may mga cross-border enforcement. Example, kung nasa US itong upon investigate sarili niyong investigation, the IT team determined na sa US nag-originate yung ano, yung perpetrator, of course maaaring makipag-coordinate to the government of the US sa law enforcement doon. Pero syempre maraming proseso yan and coordination na gagawin para matukoy yan. So, Attorney po, no, before I ask question for Engineer Gladys, ano may dadagdag ka pa doon sa sinabi ni Engineer Jansen regarding sa cross-border, just in case mag-a-apply yung batas ba natin kung nasa ibang bansa yung culprit, may... Yeah. Sige, kasi alam mo yung DPA naman natin, Data Privacy Act naman natin, meron tinatawag na extraterritorial application. So, as long as citizen of the Philippines or resident of the Philippines, yung affected data subject, then even if the threat actor is outside of the Philippines, then the law will still apply. But tama yung sinabi ni Engineer Jansen that the challenge here, of course, would be trying to find someone outside of our jurisdiction. So, kailangan yan na ng long hand, yung tinatawag ng batas na long hand, na kailangan mo talagang hanapin, makipagtulungan sa iba't ibang mga organizations or government agencies abroad para it would not be that hard for us to find the perpetrator. Okay. So, yun o, yun yung sa DPA, sa Data Privacy Act, and then sa National Privacy Commission. So, Engineer Gladys, paano naman po yung sa DICT? How do you impose yung mga, kung meron man kayong investigation, how do you conduct this investigation, lalo na kung nasa ibang bansa? Yes, thank you for asking that. That's one of the reasons, or that's one of the challenges that we encounter when it comes to cybercrime outside the Philippines. Kaya it's one of the gaps that the current plan or the new plan is trying to fill.
Okay, that's why we want a stronger cooperation, and the CICC was built with cybersecurity. But nung binuo si Cybersecurity Bureau in 2016, so kasama si CICC, yung Cybercrime Coordinating Council natin, so nandiyan mga law enforcement. No fear naman ang ating mga law enforcement, including DOJ, okay, at saka FBI. Itong mga to, may mga kakolaborate din sila internationally. So, of course, it will depend on what type of crime. Diba? Hindi naman lahat kasi ng crime na kahit na nasa outside, eh, kailangan papauwiin mo yung ano, di ba, may mga ganong klase tayo ng mga crime. But rest assured na pagka merong na-recognize na, na-attribute mo na, whether it is sabihin natin a crime or a state-sponsored attack, kaya doon papasok yung attribution na tinatawag. I-define natin kung ito ay national crime lang or bigyan natin ng level. Level 3, yes, level 1. Liit lang siya. So, sino ang accountable? It's one of the bills that are, it's one of the laws that we're trying to create or incorporate within the cybercrime law. CICC is creating that along our DOJ is creating the cybercrime law. And kung anong klase, paano nila ipaprosecute yung mga crimes outside. So, to include, no, yung mga international natin. Okay, that's why there's amendments to this laws. Yeah. So, yes, yun yung, as DICT itself, wala kaming power to impose or to catch criminals. That's why CICC exists. Kaya nga sa cybersecurity. So there's a thin line, although pareho kami ng audience, kumbaga, or pareho kami na pinaprotektahan. Magkaiba kasi sa cybersecurity kay cybercrime. Cybersecurity, nandito tayo sa preventive. No? I-secure natin yung sarili natin. Ito yung bibigyan namin sa inyo. Sa mga companies, ito yung dapat ginagawa nyo. Bigyan namin kayo ng guidelines to protect yourselves. So it's like creating or building an office. No? To protect your office, you must build this. Now, pagka na-build mo na to, no, security by design, security while building it, pag na-build mo na yan, tapos may nakapasok pa rin. Siya na ngayon, may nakapag-commit na ng crime, may nakapag-nako pa rin. So, dyan papasok ngayon si cybercrime. So, nandyan po ang ating mga law enforcement for that. And that's where CICC comes in. Yun po. Okay. Alright. Thank you po, engineer. Okay, so thank you po for that. So I think to our viewers, I hope nakakarating sa inyo yung message na it's not just being reactive, trying to catch all of these criminals, trying to catch the threat actors, but also being preventive talaga, which is the core of what DICT does. Okay, ito meron pa tayong isang interesting question. Sir Darwin, matanong kita, familiar ka na ba dun sa mga AI photo editing tools? Di ba? Maraming mga yearbook photos na lumalabas sa social media these days. Again, Sir Darwin, can you hear us po? Sorry po, Attorney Medyo. Choppy po. Ano po ulit yung question? Okay, sorry. Okay, so ang tinatanong namin kanina, kung familiar ka ba dun sa mga AI photo editing tools? Like for example, these days maraming lumalabas na high school yearbook. So, diba? Generated by AI. And actually, very, ang gaganda, di ba? So itong mga ganitong things, meron tayong question from one of our listeners. Sabi niya, meron bang ginagawang steps ng NPC to protect personal information dito sa mga kinds of applications like this one? Kasi we here in this application, you need to upload photos of yourself also. So we don't know kung saan napupunta yung mga photos na yun, saan siya ginagamit, nilispose na ba siya after. So may mga steps ba ang NPC na binagawa to protect personal information in that regard? With regards to dyan,
NPC po, through the Compliance and Monitoring Division po, yung with regards po dun sa mga organizations or dun sa mga applications na naggagawa po ng mga AI photos, we do have, kung yung AI photos na ginagamit nilang application is nasa website, meron po tayong privacy swift if meron silang mga privacy notices or policies po na naka-incorporate dun sa website or dun sa applications na gumagamit po na ganon, and kung paano po nila pinaprocess yung mga personal data na nakukuha nila from the users po. So with that po, after po na makapagkaroon ng privacy sweep, i-evaluate po if they were compliance dun sa privacy sweep pa lang, and kung hindi naman po, conduct ng mismong on-site visit for that website or dun sa organization ng nag-cater po nung application na yun. So, ayun po. Yan. So, follow-up question lang, Sir Darwin, no? Doon, so meron na po ba kayong specific, kasi medyo, naging specific yung question, na application na may compliance check na po ba kayo, applications or AI app na nag-gather ng photos katulad nga ng ginagamit ngayon, kasi usong-uso ngayon yung trend ng high school photo trend. So may mga ganun na po ba kayong na for any other mobile applications, yung na-download online, meron na ba kayong nagawa na ganun sa CMD? As of now po, since nung pumasok po ako sa NPC, I think ako po as a nakakasama po sa mga on-site visit or nakapag-conduct po ng privacy sweep, wala pa po akong na privacy sweep or na on-site visit na ganun po cases. Okay, but I think si Sir Darwin also raised an important point dun sa ating privacy notice. So if we're trying to use all of these applications, tingnan muna natin kung may privacy notice sila, and then tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ng privacy notice nila. Because if wala silang privacy notice, that will already put you on guard dapat. Parang, bakit wala silang privacy notice? Meaning, maybe they lack knowledge on how to protect personal information, on data privacy, etc. Okay? Oo. And also, before mag-download, Attorney John, kasi tayo, nag-download tayo ng app, tapos kiniklik na lang agad, I agree. Dapat hindi lang tayo basta-basta mag-agree. Babasahin natin kung ano yung pinag-agreehan natin in yung terms and conditions. Kasi nandoon nakalagay kung para saan nila gagamitin, ano-ano yung mga personal data. Ayan. So, meron tayong question pala from the Facebook comment section. Tanong po, no? Hindi ito technical, but it's about the standard ID. Employee or company ID, for example, dapat ba ilagay mga information tulad ng SSS number, pag-ibig number, PIN number, GSIS number, PRC, date of birth, and home address? Ayan. So, sa amin, sa Actual Privacy Commission, hindi po kami masyadong naglalagay or wala kaming ganung klaseng information sa ID namin. Ang kailangan lang po namin is yung emergency contact information. Yeah. So, minimize lang po namin. May gusto ka po bang idagdag doon? Alam ko meron na tayong ibang advisory opinions or circulars on this one. And we have to minimize the amount of information, especially that this is ID siya eh, di ba? So pag nawala siya, pwede siyang pwedeng gamitin, pwedeng makita yung personal information nyo. And as by now, we know that yung mga pag-ibig number na yan, GSIS, SSN, etc., they're sensitive personal information. So mas nakakakuha siya ng higher protection sa ating batas. Okay? Yeah. So, siguro kung maglalagay man kayo ng maraming personal data, meron kayong policy and ini-explain ng company ninyo bakit kailangan nakalagay yung personal na data or yung mga information na yon doon sa inyong ID. But of course, depende yan kada company. Wala tayong standard or nag-iisang template. Depende pa rin kung ano yung pangangailangan ng kumpanya ninyo. Ayan, may mga nakikita ka pa po bang question, Attorney John? I think maraming questions.
Yan, ito. Okay. So, meron isang question dito on spoofing. Okay. So, maybe Engineer Jansen could also help us with this. So, how about spoofing po? Wherein, gagamitin ang number mo sa pang-scam pero hindi mo naman ginawa yung certain transaction na yon. So, useless po ba ang SIM registration for that? Ayan. So, about spoofing, ano lang naman eh, there can be sa how telco systems designed naman ito. Kailangan para active yung isang number, of course dapat nakapasok yung SIM card sa cellphone, and hindi pwedeng duplicate yung SIM card sa isang telco network. So the telco can easily pinpoint naman kung nangyayari yon, and by design talaga it would not work. So regarding kung spoofing naman na let's say may kumopya ng number mo elsewhere and tinry itong gamitin, most of the modern applications naman before they can permit you to sign up with an account or use the number, gumagamit sila ng ng OTP to verify. So after granting yung mga OTP na yon, once you pass that security challenge and enter ng isang user yung correct PIN, that's the only way na magamit yung correct na number. Pero kung walang protections katulad ng OTP and let's say nag-sign up sa mga manual forms, of course medyo reactive yung recourse natin doon upon pag nagkaroon na ng complaints or kaso, and syempre pag in-escalate sa NTC and sa telco na may hawak ng data through proper to due process ng mga investigation, that's the only time na yung legal recourse natin dyan. Pero yun nga, kung spoofing, by design nga, hindi siya possible. Kasi na-try ko na yan na wala na ako ng cellphone before, and tinry ko siya i-recover or siyempre sa telco mahigpit yan, maghahanap yan ng affidavit sasaraysay mo kung saan nawala yung cellphone mo kasama yung SIM card, hanap yan ng proof of ID, tapos dapat naka-notarize pa, tapos kailangan yung SIM bed isasubmit mo. So medyo mahigpit yung ganung process, kaya yung talagang hinihigpitan ng telco yung ganyang process, kasi na isa sa mga avenue yan for identity theft yung number. So ngayon pag once nung na-try ko ma-recover, tinry ko pasok yung lumang SIM, syempre may activation period pa yan, no? Yung lumang SIM ko nakita namin kung nasa yung SIM, pero as a proactive measure, nag-file na ako agad sa telco. So nung nabawi namin yung SIM card, ngayon pinasok ko yung lumang SIM at yung bagong linipatan ko na same number lang, hindi talaga siya nag-work din. So yun, may ano naman dyan, may yung telco naman natin proactive naman sila dyan, but with regards to nga sa SIM registration, reactive nga yung part dyan, kasi yun nga, yung di ba yung nabalitaan nyo nga sa Senate, may loophole na nag-flash lang ng may nag-register using unggoy yung picture pero lumulusot. Ito yung mga aayusin pa sa batas, pero pag sa investigation nga na part, doon pa lang makikita yung cybercrime ng spoofing. Okay. So Attorney Joan, no, may nag-share lang dito na ate sa audience natin na regarding sa spoofing, yung experience niya nga is
experience ko live na text ako, pero di ko gawa. Sa seminar, as in live talaga ginawa ng speaker at hindi yung currently using talaga yung number namin na gumamit. So ayan. I think meron din dito ang question regarding government agencies. Hindi natin ito may iwasan ng question. So how does NPC, no, and others other government agencies are made accountable for security and incident breaches? Ayan. What are the lessons learned from siguro the recent data breach na nangyari? So before we go to our NPC, no, may we ask po Engineer Gladys from the ICT to make a comment kung paano po na-ensure at ano po dapat ang ginagawa ng government agency to ensure na maiiwasan po yung mga breaches. Yes, thank you. Well, we'll first go through the cyber hygiene, okay? Ang una-una na mention na rin naman kanina, let's protect ourselves first. Okay? Yun ang kauna-unahang gagawin natin. Just like any other threats or any other attack towards us, okay? We protect ourselves. Yun ang easiest prevention, no? Kaya if those are aware, the government agencies will have to submit their ISSP. Aware naman kayo doon, si NPC. Nagsasubmit kayo na ISSP. Ngayon, recently, I think they started in April, panel na ang review nitong ICT strategic plan yata ang tawag ISSP. Yes, ICT strategic plan nila for the next 3 to 5 years. 3 years yata. Ayan. Included na si cybersecurity sa panel na to. Okay? Ina-advise na natin sina government agencies na while you're designing your system, security must be in place. So, dyan papasok yung sinasabi kayo ni Sir Darwin na security by design, security by programming, security by default. Okay? So, yun yung pwede nang gawin ni government agencies. Kaya yung initiative na panel review na one of the members of our team from Cybersecurity Bureau will join the panel nitong mga government agencies na nagsasubmit ng kanilang ISSP and nire-review namin yung system nila kung saan pwedeng maging vulnerable. At the same time, bukod doon sa physical security nila, we also recommend policies and protocols wherein they could protect themselves. Okay. Also, re-recommend din namin yung creation ng CERT, yung Computer Emergency Response Team. Kasi hindi talaga natin maiiwasan. There's no 100% security when it comes to cyber space. Parang ano yan? Parang mo sinabing, pag lumabas ka ng bahay, are you sure that you're secured? Are you sure that you're safe? Pero diba, pag lumabas ka, you have to instinct mo na dapat, maging basic hygiene mo na dapat na, ay, titingin ako, ay, oh, common sense, di ba? Sinabi niya nga, common sense works even online. So, pagtatawid ka, nandiyan kasi yung danger na may mabilis magpaanda. So, you look both ways, the same way. So, when you go online, you protect yourselves, you don't share your information, you don't just click on links. Ang weakest link niya sa cybersecurity is yung ating mga end users eh. Sabi ko nga, hindi naman ina-attack ang mga marurunong mag-secure sa sarili nila. Ang ina-attack, yung click ng click, uy, 70% off! Di ba? Kasi yan yung mga ano eh, yan yung mga maiinit sa mata. So, we protect ourselves. So, ang nangyayari, si aware nga si technical, si IT manager or si IT specialist or si Engineer Johnson, aware siya. Pero yung kasama niya sa opisina, okay, biglang nag-click,
eh, connected kayo sa network. Eh, phishing email pala yon. So, yun lang naging ano. So, cyber hygiene. Matuto po tayong mag-protekta ng sistema natin and mag-develop tayo ng policy sa opisina natin para hindi tayo maging vulnerable or mabawasan man lang yung risk ng attacks sa ating mga offices. Okay, so thank you po, engineer. And of course, that's the preventive side of it. So ngayon naman, Sir Darwin, how does the NPC ensure that government agencies will be accountable for security incidents and breaches? Ano ba yung mga procedures natin kapag merong security incidents or data breaches? Thank you for the questions po. So, ayun po, kung yung isang organizations po is merong security incident, pwede po silang mag-submit ng data breach notification kay NPC bago or upon the knowledge po ng occurrence ng breach within 72 hours dapat po makapag-submit po sila ng notification. And kung as for their self-assessment, kung hindi naman po siya breach, but then it is required pa rin po na isubmit siya as a annual security incident report po kay DBNMS din po through the DBNMS system po. Ayun po. Alright, and in addition to that, in response to the question also, meron ba tayong initial lessons learned from data breaches in terms of organizational security? Ayan. Siguro kay Engineer Jansen naman natin i-ask, are there any lessons learned from data breach experience on an organizational level? Tama ba yun, Attorney Jo? Yes. Yes. Definitely, that's a broad question. Yes, definitely, kailangan may lessons learned dyan. Kasi, yun nga, katulad nga ng sinasabing adage na if we don't learn from our mistakes, we are bound to repeat the same mistakes. So, sa security, ganyan din. If yung sa incident response natin or sa security incident management natin, hindi part yung lessons learned. Hindi tayo nagpo-postmortem analysis, hindi natin ina-account yung what could have we done better, anong security measure sana yung nagawa natin. It can be a process, it can be an ICT infrastructure or component na could have been prevented breach from happening or could have been improved our response sa incident. So kailangan sa policy naka-ingrain itong lessons learned. Kaya dun sa pre-present ni Engineer Gladys na yung incident response model framework natin, yung 1-6 na naka-post kanina, yung nasa presentation kanina, isang important component yung lessons learned. Dapat hindi ito mawawala. Then part ito ng organizational policy natin when it comes to security incident management. Okay, salamat Engineer Jansen. So may question naman po dahil dito, no? Recent government attack po ito and na merong ransom, Attorney John. So mapagto po namin ito kay Engineer Gladys. May advisable po ba na magbayad ng ransom? Hindi lang government, kung sino man po yung na-attack ng isang ransomware. And just in case na magbayad, may assurance po ba na yung PIA, hindi ko nabasa, may assurance ba na hindi ma-release yung personal information kapag nagbayad ka ng ransom? Yon. So advisable po ba yun? Engineer Gladys, or ano yung magiging assurance just in case na magbayad? No, it's not advisable because there's no assurance. So, ganun lang kasimple. I think, well,
on me personally, if this happens, unless you can really assure na it cannot be released, pero we've seen too many movies and we've experienced a lot of, diba, nung mga bata tayo, pag may nambubuli sa atin, tumitigil ba silang pambubuli pagka ginawa nila, ginawa mo yung gusto nila? It's the same logic. Parang, on my personal opinion, it's not advisable to paint because basically, you don't know where it's been released, especially if the agency or is lacking. We can find the source. I think if you see the release ng DICT sa news, yung mga articles, we may see information, but then it will take a while kasi meron tayong dark web. It will take a while to find out kung saan nang gagaling ito. But then again, makita mo man kung saan nang galing, how can you be assured na ito lang yung copy? So, no. Walang assurance na ito man yung source, but so then again, no. Yes. Okay, so no paying of ransom. So ano po yung pwede nilang, just a follow up, Engineer Gladys, kung hindi po tayo magbabayad, kasi hindi nga ma-assure din naman Attorney Joe na pag nagbayad ang isang company ay hindi na i-disclose yung mga personal data. So ano po yung pwedeng gawin ng company just in case ma-experience nila yung ransomware? What do you mean? Pagka na-release na or pagka right after ransomware? Right after ransomware po. Bibigay po ba tayo sa kanilang mga hiling? Sabi nyo nga po ay hindi. So ano po yung pwede nilang gawin? There's technology. There's no assurance that it won't be released. But then again, there's a way to control yung pag spread out ng information. So hindi mo man matrack agad-agad yung mga source, yung person involved, matatrack mo pa rin. Hindi nga lang ganun kabilis. Okay? So anong gagawin nito mga companies? They can hire a third party, what previously happened, yun nga, kinontain muna nila na minimize yung release ng information. So, kasi hindi talaga may iwasan. So, yun yung mga preventive. And then, pagka na-release na, pwede kang mag-hire ng professionals that technically equipped to surf yung dark web na tinatawag. And then to inform the authorities or yung mga pagka na-detect mo na kung saan nagagaling, nakita mo na yung mga sabihin na natin IP addresses, aware naman tayo kung ano mga IP addresses. So syempre, kakausapin mo ngayon yung mga provisions ng ISP na yon, iba-block. So parang sa SIM, iba-block mo yung SIM. Ngayon, may nare-receive pa kayo mga text scams, di ba? So the same way, the technology, traceable siya. So, yun ang pwedeng gawin ni company para to limit lang yung continued exposure. But to actually completely wipe it out, medyo matatagalan yun. Yes, so thank you po. Thank you po, Engineer Gladys. And siguro, Ms. Roland, dagdag ko lang kasi mukhang kinakabahan yung mga ibang mga viewers natin, diba, when it comes to breaches. So the DPA, the Data Privacy Act, has provisions regarding security breaches. So merong duty of accountability ang mga personal information controllers natin to report certain breaches. Parang pagpapasok siya sa mandatory reporting of data breaches. And in these instances, pwede rin na magkaroon ng mandatory reporting to the data subject. So, kung merong na-release na personal information nyo, especially if sensitive personal information siya, identity that or information that can be used to for identity fraud, obligation niya ng personal information controller na
na i-inform kayo na ganito yung nangyari sa inyong personal data. So dapat ang personal information controller, ina-identify niya yan, i-investigate niya, nagkaroon ba ng access, nagkaroon ba ng exfiltration? Kasi baka naman yung kind ng breach na yun is hindi naman na-exfiltrate yung data, hindi naman na-download, hindi naman siya na-release. So kailangan ang personal information controller ay may obligations for that. And the DPA has provisions kapag hindi yan natupad. So meron tayong provisions on access due to negligence. So that's also a criminal provision na kapag ang isang organization ay negligent in the handling of personal data, pwede siyang makasuhan, pwede siyang makulong ang responsible officials or responsible employees. Agree. Ayan. So pinoprotektahan naman ang personal data na DPA. So may mga steps lang na kailangan gawin yung mga kumpanya on how they will do that. Okay, Attorney John, meron pa po ba tayong mga questions? Kasi tinitingnan ko dito sa ating Facebook, medyo related po ito sa online lending. Okay, are the online lending or online lending apps has data privacy before they can operate? Ayan. Sino, pwede ba natin iba to kay Engineer Jansen yung question? Yung online lending app po ba before they operate, kailangan ba nila magkaroon ng DPA compliance or kuminsan nag-ooperate na sila without any compliance? Attorney Jansen? Yes. dahil po dyan, wala friend tayo kay Sir Darwin. Hindi, joke. Kasi ano sila eh. Yung online lending apps, maituturing itong personal information controllers. So, kapag ang user nag-file ng loan, itong loan apps na ito ay nagpa-process ng personal information, then of course by law they are mandated, they are required na mag-register with the NPC. So kung sa amin at tinignan namin sa Data Security and Compliance Office, tinignan na hindi registered ang isang online lending apps, of course ano na yan, indicators of non-compliance na yan. And yun nga, nabanggit ni Sir Darwin kanina, maaring after ng sweep, initial checks, pwedeng mag-on-site visit na para tignan talaga or ano, kung ano yung ano, data processing practices na, ano, na online lending apps na ito. And, excuse me pa. Add ko lang po, sinabi ni Sir Jansen, and thank you doon sa sinabi niyo po. Yun po, yung mga, para po maging panatag yung users natin, yung kalooban nila, na safe yung information nila, sa sarili natin, let's do check din po kung meron silang provisions ng privacy notice or privacy policy. Kasi doon po sa provisions or doon sa policy na yun, makikita niyo na po kung papaano nila na-handled in a secure way yung ating mga personal information na kinikolect ng mga online lending apps. So, ayun po. Thank you. Advance yung ating privacy notice. And syempre, sanabi rin ni Sir Darwin kanina, yung privacy by design and privacy by default. So, ibig sabihin yan, bago pa lang sila mag-operate, bago pa lang nila ipa-download yung kanilang application, or bago pa lang nila i-create yung application, they already have privacy in mind. It's built in the system already. Okay? Yeah. Ms. Roland. So again, basta ang ano namin is, before kayo pong mag-download ng any application, mobile application, or mag-click ng mga website, kindly secure, ano muna, i-check muna natin, secured ba yan? Before kayo mag-click ng mga terms and conditions, basahin muna. Kasi kuminsan, nandun sa fine prints yung mga nilalagay nila, tapos nagugulat na lang tayo. Ayan. Attorney John, siguro, medyo, there are many questions pa, but I think limited na po kasi yung time natin. So we will give this, we will collect all the questions and we will answer them via email na lang. Attorney John, kung meron pa po kayo mga katanungan, pwede nyo lang po ilagay sa chat box. And itatry po namin sagutan lahat ng mga tanong po ninyo. But so far, parang lahat yung mga relevant questions na sagot na po natin. Attorney Jones, for any last ano? Alright, so since I think this is October is Cybersecurity Month, tama ba?
So siguro for our speakers, thank you very much for being with us this afternoon. Siguro po any last tips for our viewers this Cybersecurity Month. Engineer Gladys, ayan, pwede pong magbigay po muna ng mga last message. Okay, let's practice cyber hygiene and let's share this practice even sa kids, especially pala sa kids and sa ating family. Yun lang po. All right, thank you. Sir Darwin? For me po, ayun po. Medyo technical, but then before kayo mag-plan or sa planning stage pa lang and before kayo mag-develop and mag-implement ng systems, let's do best practice po kasi laging i-incorporate po natin yung privacy by design and privacy by default. Kasi napaka-importante or napaka-essential po niyan sa ating personal data security po. Okay, Engineer Jansen? Yes, parting message is kung paano tayo mag-ingat sa physical world, dapat ganun din tayo sa digital world. Kung sa physical world, pupunta tayo sa divisoria, yung iba naglalagay ng bag sa harap, di ba? Para syempre, di makuha yung ano. Dapat ganun din tayo sa digital kasi we can never see. Sa physical, nakikita natin sino yung nakatingin sa atin. Or mga ano, yung lumalapit sa atin. Sa digital, medyo mahirap ito eh. So, yun nga, cyber hygiene goes a long way. Yung responsibilities ng PICs para mag-develop ng privacy-respecting applications could go a long way. And yun nga, kailangan ng ano, ng part ito ng large ecosystem na collective responsibility natin. So, para maging safe yung cyberspace natin for all. So, yun lang po. Thank you. Alright, so thank you so much, Ms. Ryan. Okay, thank you so much. For those who are asking for the presentations, we will be providing them the presentation po sa inyo. And doon din sa humihingi na meron po tayong certificates for this, lahat po ng umattend. And if you would like, no, kasi meron po dito, would like to invite NPC or also DICT to your events or gustong magkaroon ng isang seminar sa inyong companies, you can invite resource person from National Privacy Commission and also DICT. You just need to write a formal letter of invitation. Kung sa NPC po, send it, address to our commissioner, privacy commissioner, and send it to invitation@privacy.gov.ph. Wala pong bayad po yan. Ayan. Attorney John, do you have any... Alright, so I think yun lang naman, Ms. Roren. So I hope maraming natutunan ang ating ating mga viewers. And yun po, yung mga questions po, kayo, just please slide it on the chat. We'll stay here and record your questions. So marami po tayong, hindi natin makakover lahat in one session, like everything that we need to know in cybersecurity, but this is a good start. So thank you po, everyone. Maraming salamat po. Kate? Maraming salamat po, Ms. Roren and Attorney Joan. Maraming salamat rin po sa lahat ng ating audience sa pagsali sa webinar na ito. Bago kami tuluyang magpaalam, mangyari pong paki-turn on ang ating mga cameras para sa photo op session. Hindi tayo kasha. Hindi tayo kasha. Hindi tayo kasha. Okay, ready? In 3, 1. Maraming salamat po ulit. Nais rin po naming hingin ang inyong feedback para sa webinar na ito.
So hinihikayat po namin ang lahat ng sagutan ng aming feedback form sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na ipapakita namin sa screen o kaya naman po ay sa link na isasend sa chat box. Muli, nagpapasalamat po ang National Privacy Commission sa inyong pagdalo sa Control, Alt, Defend, Understanding and Conquering Cybersecurity Threats. Thank you.